Kumakalat ngayon sa internet ang sulat ng isang profesor para sa itinuturong mastermind ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Ang mga hinaing sa kanyang sulat tila nagsisilbing boses ng ilang sawang-sawa na raw sa katiwalian. My report, si Cedric Castillo. Problemahin ko ang tanghalian at tapunan at makakalimutan kita dahil kailangan kong isalba mula sa baha ang konting anik-anik na naipundan ko. Sa mga katagang ito na isinulat ng isang pangkaraniwang mamamayan sa kasagsagan ng paghahagupit ng habagat, tila nanawagan ang may liham na bayuhin man tayo ng unos. May mga bagay na hindi dapat mabura sa ating mga isipan. Ang tinutukoy sa liham, pork barrel scam o ang di umunoy paglustay sa yamang taong bayan dapat ang nakikilabang. Ang pinaparatangan sa sulat, ang sentro ng kontrobersya sa kaba ng bayan. Habang isinusulat ko ito, naanggihan ako ng ulan. Hindi ko maipagawa ang bubong ng kapiraso kong barong-barong. Alam mong darating ang oras na magugutom, uulanin, babahain, at aasa kang makakalimot kami. Hindi pa humuhupa ang habagat nang magpasya kaming tuntunin ang bahay ng gumawa ng sulat. Napagalaman naming sa lumulubog na barangay ng Koloong, nakatira ang may akda. Hindi naging madali ang pagpunta sa lugar na yun. Hindi na kailangan magbangka. Makikita nyo naman ilalim ng tubig. Sa pagsuong sa marumi at umaalingasaw na tubig, mababatid na sino man ang sumulat ng liham, alam ang kanyang pinagsasabi. Kasunod ng mga kuro-kuro, saloobin at pambabatikos kaugnay ng pork barrel scam gamit ang internet, ipinost sa Facebook ng University Professor na si Joselito de los Reyes ang liham para sa isang nagngangalang Janet. Wala pang tatlong araw na pagpasapasahan na ng libo-libo sa social network ang kanyang mga salita. Nakalusong sa baha at may biniling itlog sa tindahan nang salubungin kami ng profesor sa kanilang lugar. Mabuti na lamang daw at tumila ang ulan. Mababasa raw kasi ang mga chinecheckan niyang test paper. Maging ang inuulam na liver spread na nabanggit din niya sa liham, nasa hapag pa rin. Lahat ng nabanggit sa liham, personal daw niyang nararanasan. Naging bahagi na nga ng buhay. Naging bahagi na ito ng buhay. Hindi namin ito nakikita na kalamidad. Mas magiging produktibo kami kung wala yung baha. Mas magiging kapakipakinabang kami kapag wala yung baha. Hindi raw hangad ng profesor ang marangyang buhay, pero mahirap daw masikmura na ang kontribusyon niya sa kaba ng bayan, walang kahirap-hirap na ibinubulsa lang daw ng iba. At sa tuwing darating ang dagok sa lipunan, mamamayan ang kawawa. Sigurado nasa masarap na tulugan, kumakain ng mas masarap sa kinakain ko ngayon, sigurado ko. Sigurado ko, no? Sana maranasan nila, kahit sa araw, para makonsensya. Ikinagulat daw ni Prof ang pagkalat sa internet ng kanyang sulat, pero ang nag-uumapaw na pagtanggap dito, tila senyales daw na ang malasakit sa estado ng ating bayan, hindi patuluyang inaanod ng ulan. Yun yung nakakatakot eh, kasi baka ito yung hinihintay ng mga nagkakamal, yung mawalan kami ng pakialam. Kasi pag dumating na sa puntong wala na kaming pakialam, magagawa nila, scot-free. No? Magagawa na nila yung gusto nilang gawin. Cedric Castillo, GMA News.